Okay, so good morning. Ito yung tanim natin noong April 14. Ayan. Ito lumalaki naman pero medyo mabagal. Ayan. Siguro usual size na ganun na. Nasa ano na yan? 1 month. Ay, wala pa palang 1 month. 14 eh. Anyway, yan. Makita nyo to. Ito yung nandun. Dun sa malayo. Nilipat na natin siya dito. Pero wala pa siyang laman. Sinet up ko lang in case gagamitin ko. Yan. So, ito yung April 10 natin. Yan. Ganito kalaking April 10 natin. Ito medyo delay. Ito kasi parang nagka-problema eh. Pero ngayon medyo nakakabawi na siya eh. Nagkaroon siya ng parang sideburns nung nakaraan. O tip burn ba yun? Yan. Pero ngayon medyo parang nawala. Tapos nakaka-recover na siya. Yan. So ito naman April 5 na. Medyo bansot na. Late na sila. So hindi ko pa nilalagyan to. Bukas. Bukas lalagyan ko to ng seedlings na pang 15 days tsaka seedlings na 10 days. Para mga 14 seedlings yata yung total. Or kung 15, lagyan na natin dyan. Nutrihydro. So, inantay ko yung 15 days kasi yung seedlings natin dito na i-compare natin sa kanya ay 15 days bago ako tinransfer. So, ganun din yung ilalagay natin dito para medyo pantay naman. Pero yung 10 days, baka mag-transfer tayo so 10 days ng paglipat kasi para mas mapabilis yung transferring. Yeah, yun na naman yung main ko doon. So, baka magbago na nga kasi nga meron na tayong mga tataniman. Dati kasi ang problema natin kaya nag 15 days tayo. Ay wala tayong tataniman. So ayan. Malalaki na itong bunga nito. Hindi na nga sila magkasya eh. So kailangan ayusin ko talaga to. Tapos kahapon nung nag-check tayo ng mga EC, umangat na naman siya ng nasa 4,000. Yan, 4,000. Pati yung nandun, 4,000. Kaya siguro namatay yung para mabilis kasi mag-react yung cucumber in case may problema siya sa EC. So, i-check ko siya mamaya after video kung ano yung EC niya. Pero kasi kahapon nag-normalize na sila, nasa 2K. So, okay na. Yun. Tapos, ayun, yung limang yun. Ay, ito pala muna. Ito yung April 20 natin. Ito yung minomonitor natin. So, KISS na Nutrient Solution, Tarsion, Nutrihydro Nutrient Solution. So, check lang doon naman natin. So, ito, lalagyan ko ng tubig kasi alis ako ngayon. So, kailangan may tubig siya. So, mga Pecha and Mustasa yan. As dito naman, yan, Pecha din, Mustasa yata ito eh. Tapos, yan yung Pecha. Tapos, ito, yung Colitis natin. So, tinansfer ko na sila kahapon. Yan, isa mukhang namatay. So, ito. Lemon basil. So, wala pang 5:30 ngayon kaya medyo inaantok pa ako eh. Magka 5:30 pa lang. Lalagyan ko lang ng tubig yan para mag-survive sila throughout the day. So, ito. Hanggang May 20 natin alagaan to. Itong scamander na to. So, masarap naman siya. Kumain ako ng scamander nung nakaraan. Masarap naman. Itong lima, harvest na natin yan. Pwedeng bukas o kaya sa Sabado na lang. Tapos, ito yung sinasabi ko sa inyo na malaki na April 5 yung tatlo doon, mabansot. Yan. So, ito, transfer din natin to. Mga Thai basil naman to. Kasi ang balak ko, ayun o. Oh, ayun pala. Lalagyan natin itong gilid ng mga basil. Para makapagbenta tayo ng basil. Basil. So, kahapon, transfer ko na to. Ito nung nakaraan pa. Lemon basil.
Sweet basil. So, kumuha na ako ng mga seedlings ko galing sa baba. Sana medyo umangat na siya. Pero parang nabibigatan siya. Kung mabibigatan man siya, lagyan natin siya ng support para makaangat siya. Ayan. So, ito. Ano pa tayo dito? Ano? Ay, naka-recover. Ayan, naka-recover, guys. Ayan. Yung ano natin, bell pepper na nasa soil. Kala ko kasi nagkaroon na siya ng problema eh. Kasi 2 days siyang lenta. Pero ngayon, nakita naman natin, naka-recover na siya. So, nilagyan ko na ito ng trellis papunta doon. Dapat dito eh, kaso mabablock niya kasi itong mga halaman natin dito. So, inanong ko na yung trellis. So, tingnan natin ang mangyari. So, nag-net, gumawa na lang ng net shade dito. Pero, kulang pa kasi dapat meron pa dito. Hindi ko siya magagawa ngayon. Baka bukas. Simulan natin. So, itong talong naman natin, mukhang nag-start na siya mag-flower. Kasi, di ba, alam niyo naman, sobrang laki na nito. 6 months or 7 months na to sa akin. Hindi pa ito ng munga. So, hopefully ngayon, dahil nagbago na tayo ng setup or na-improve na natin yung sunlight exposures nila, ay ma-improve na rin yung performance niya. So, hopefully, magbunga na siya. So, yun dito, tinanggal ko na, ayusin ko na lang. So, yung mga cucumber natin dyan, nilipat ko na ng tali kasi palabas nga dito yung gusto natin mangyari sa kanya. And nagbubulaklak na rin siya, oh, pero mga male flowers pa. So dito, ito alam ko medyo mabagal ang mangyayari dito. Pero kukumpare na lang din natin pag namunga kung gano'ng kalaki, kung ano man. So yan. So lumalaki na siya pero napansin ko mas bumagal na yung paglaki niya. Kasi nga nung nakaraan, yun, nasabi ko, ito wala na to. Hindi na to tutuloy. Kasi nga, nagka-problema na naman tayo sa EC. So, nahirapan siya. So, mamaya, check ko yung EC para makita natin. Pero nakorek ko na to kahapon. Parang after more than a week yata yun, kailangan ko siyang i-check. Pero susubukan natin i-check siya araw-araw para makita natin yung fluctuations. So, ayan. Wala na yung dito. Mga ano na natin basil dito. Ang taas, no? Kaya nga, tumutumba na sila dahil mabigat. Ayan, marami tayong gagawing tea after nyan. So, yung tayo basil natin dito. Pero hopefully, pag nakagawa tayong setup doon, mas maganda yung magiging bunga niya. Okay? So, itong mga to, pag hindi, yung hindi masyado maganda, itanaw na lang natin. Patayin na lang din natin. Tapos gagawa na lang tayo ng panibagong seedling sa baba. Pero marami pa akong seedling sa baba eh. Ayan. So, ayan. Siguro tatanim-tanim tayo ng mga pechay-pechay dito. Pero sa lupa. Para yung mga excess or yung mga nagamit na na nutrient solution, yun yung pandidilig natin sa kanila. Yun lang yung naisip ko. Para hindi masayang nutrient solution natin. So, that's it. Thank you very much. And see you next update. Bye-bye.